Siyempre, na-offend din ako. Nasasaktan, ganun. Hi guys, so sagutin natin yung mga tanong usually sa comment box ko na ano daw talaga ba yung nararamdaman ko every time na nababash ako, tapos napopost ako sa mga social media, nilalait-lait ako at kinukumpara daw ako kay Chocolate. So guys, kain tayo kasi nagluto ako ng tuna pasta. Kaka-uwi ko lang from work. Nakapag-skincare na rin ako. And kakain tayo ng tuna pasta while we're answering yung tanong na yun. So guys, to be honest, nung una, I was hurt. Nasaktan talaga ako, na-offend. Kasi yung pang-babash na yun, nanggaling pa yun sa mga mismong tao na nakasama ko in person. Nakasalamuha ko. And I really didn't expect na magiging ganun yung pang-babash nila sa akin after all ng mga pinagsamahan natin. To think na hindi ko naman sila nilalait. Given na yun eh, na yung fact na sinabi ko yung about doon na this is made from this, it's not made from that. I guess it's hindi ako ang talagang nagsimula noon. It started nung sinabi ko na I want umetay. Umetay yun ba yun? Yung product ni Kretes. And nakuwento ko siya sa isang ano na naging kaklose ko na content creator. Tapos this person, this content creator, chinika niya doon sa kanila. And then that's where the fire started. Na bakit ganyan? Eh di ba, alam mo naman yung product ko, ganto, ganyan. Hindi ako mag-name drop kasi I think hindi appropriate ang pag-name drop eh, di ba? So subo muna ako. Sarap. And then suddenly, hindi naman doon talaga, parang hindi nag-clash, hindi pa. And then suddenly, the treatment became different. Parang naging sarcastic. Tapos, nagko-comment na sila sa TikTok. Nagko-comment na siya sa TikTok ko ng mga sarcasm. And then, parang sinabi pa niya na natami, dapat lang manahimik siya. Parang ganun. Pero sa akin, walang masamang tinapay dun. It's always my choice kung sino yung gusto kong i-endorse. Diba? Kasi, syempre, bago sa market, gusto mo i-try. And besides, guys, wala naman akong ini-endorse na whitening capsules or glutathione eh. So ngayon, I don't wanna be, alam mo yun, connected na lang to anyone. Nag-endorse na lang ako na isang product which is Lustre Glutathione. Yun yung ginagamit ko ngayon. Yun, talagang it's really from Japan kasi ang brand owner nun eh may asawang Hapon. Medyo pricey nga lang siya. 1,200 isang ganun. At I think may video na ako nun eh, Glutathione na Lustre. And in fairness sa mga nakakakita sa akin na parang sinasabi nila na ang puti ko daw. Sinasabi ko ngayon na ginagamit ko yung Lustre Glutathione pero hindi ko sinabing bumili kayo. And wala siya sa TikTok shop ko guys. Medyo kasi pricey siya eh. 1,200 kasi siya. Pero again, kahit mahal, alam mo yung effectivity, di ba? Pero mauubos na rin kasi yun. So pag naubos na yun, oh, magtatry ako na ibang glutathione, di ba? And then fast forward, nagpost nga, meron kasi isang online seller din na nagpost about apologies. And kahit naman hindi niya dinidirect na apology sa akin yun, yung kapatawanan na yun, hiniling ko yun sa sarili ko. Hindi, kahit hindi niya hingin, binigay ko yung kapatawanan na yun sa sarili ko. Alam mo yun? Kasi, para mas lumawak yung mundo mo. Kasi parang, ano na, lahat aawain mo na lang, di ba? And mga sis, hindi ako pala away. Alam ko sa sarili ko, pinalaki ako ng magulang ko ng tama. Nang hindi man lait, tumingin ng mababa sa kapwa. Ba't ako man lalait, guys? Hindi naman ako kagandahan.
kahit nga mga taong super ganda, wala naman din silang karapatan manlait ng tao, di ba? E paano pa kaya kung di ka rin naman kagandahan tas manlalait ka? Bad yun. Di ba? Ngayon guys, may times na parang sumasagot ako sa bashers ko na tsaka ako ganyan. Nire-replyan ko sila. The feeling is mutual, tsaka ka din. Kasi tao lang naman ako, mga sis. Siyempre, pag na-offend ako sa sinabi mo, mag-reply talaga ako, aasarin din kita. Di ba? Now there is again a recent post. Kasi parang wala na, actually tahimik na ako eh, di ba? Dead man lang ako sa inyo, bala kayo mag-ramble-ramble lang kayo dyan. Basta ako, nagsabi lang ako ng totoo about my content. Now, it's not my problem kung magagalit ka pa. And besides, if you're an online seller, dapat alam mo na yan, kasama na sa criticism yan na, or talaga makaka-receive ka, negative or positive feedback. Ganun talaga. May lalabas dyan na totoo, may lalabas din na hindi. Alam mo dapat yun, you have to be very open about it. Right? Na nga, may lumabas na nga na post na naman. I was compared again sa taong na mayapa na. Diba? Una sa lahat, guys, yung tao na to, wala siyang respeto sa taong na mayapa. Patahimikin nyo naman yung tao, diba? Alam mo yun? Patay na yun eh. Hindi na kayo naawa. Diba? Now, yung kinumpara yung picture ko doon, marami nag-comment na malayo naman. Siguro, they're just always attacking how I look. Or just, they just attack me, rather, how I look. Kasi wala naman akong brand na dapat nilang sirain. So, sa nila ko aawayin? Di sa itsura ko na lang, diba? So, sa totoong nararamdaman ko talaga, guys, about that. I'm so unbothered. And I don't give a shit. Bakit? Total, pinutol mo naman na lahat ng anong meron tayo. Well, ako din naman, siguro. Because how it started. Nilait-lait mo ko eh. Puputulin ko na yon. Pineresonal mo na ako masyado. So, sa dating ng ginagawa mo, wala naman na akong silbi para sa'yo. Or, I'm no longer part of your life. Ganun na lang din ako, 'di ba? Kaya lang kasi hindi ako bastos eh. I'm so unbothered. I don't give a shit. Yung chocolate, sorry, sumalangit na wa. Alam ko sa sarili ko, I might look like him in the past. May mga tao magsasabing, kamukha mo pa rin naman hanggang ngayon. Actually, ang dami ko nababasa na, ang dami mo nang pinagawa, ang dami mo nang nilaklak, bakit kamukha mo pa rin si Chocolate? Ba't parang hindi ka pa rin mukhang babae? Okay. Okay lang. Diba? Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako pangit. Okay? Ayokong i-down ulit yung sarili ko. Ayoko ulit dumating sa point na dinadown ko na naman yung sarili ko para mawalan ako ng confidence at hindi na naman lumabas ng bahay. Ngayon, sarili ko na lang naman yung kakampi ko, maganda ako, at wala akong pakialam sa opinion mo. Yun lang, kain tayo.